Hi guys! Gusto nyo bang matuto kung paano gumawa ng DIY uling? Tara, samahan nyo ako. Gagawa tayo ng DIY uling gawa sa baon ng nyog. So ayan, naghukay na nga tayo guys. At yung hinukay natin, nasa sa inyo na rin yan kung gaano kalalim. Tansyahin na lang po ninyo. Kasi ako, tansya-tansya lang din po ang ginawa ko. So ayan, gumawa na tayo ng apoy natin. Pag gumawa na tayo ng apoy, yun ang una nating ilalagay dito sa ating hinukay. Pero make it sure na bago tayo magdagdag ng mga bao guys, talagang nag-aapoy na siya kasi baka nilagyan natin ng nilagyan o binigla natin, eh mawawala lalo yung apoy. So ayan, naglagay na tayo. Unti-unti naming nilagyan yan. So pag nag-apoy na siya guys, magdagdag ulit tayo ng mga bao. Kasi bababa at bababa pa yan. So ayan, katulad niyan. So nung nag-apoy na siya, hintayin lang natin guys na medyo masunog na yung mga baon niya. Tsaka tayo magdagdag ulit para mas marami yung maikarga natin guys. So, nung umapoy na siya, dagdag ulit tayo guys. Ayan, dagdag ulit tayo. Hanggang sa pag umapoy ulit, dagdag ulit tayo. Dagdag lang ako ng dagdag dyan guys kasi konti pa yan eh pag nagawa na ng uling. Konti pa lang ang magagawa mong uling yan. So ayan, umapoy na naman siya. Pagkatapos nyan, maglalas pa tayo ng lagay ng bao. Ayan, kailangan nating paapuyin talaga siya guys para maano natin yung gusto nating dami ng ano at saka yung ganda ng ating bao. So ayan, nung medyo nag-apoy na talaga siya ulit, yan yung pinakalas na lagay na natin, papatayin na natin yung apoy natin ngayon. Ayan, yan. Depende sa inyo kung paano ninyo papatayin yung apoy, sa tubig ba or tabunan lang, kasi pag wala naman ng oxygen yan, mamamatay na rin yung kusang mamamatay na yung apoy. So ayan, nung tinabunan na natin guys, tabunan lang natin ng yero tapos yung lupa. Depende naman sa inyo kung ano ang ipagtatabo ninyo. Yung iba kasi kahoy, dahon ng saging, pero sa akin kasi ito lang talaga yung nakita ko na pwedeng magamit. So ayan, nasa sa inyo na yan kung ano ang pwede nyong gamitin. Ayan, kailangan lang natin guys, tabunan natin at make it sure na walang mga usok na lalabas. Nakita nyo kanina, may mga usok na lumabas. So ngayon, lahat yan, o ayan pa, nakita ko pa na may usok pa. Lahat yan dapat walang sisingaw na usok. Kasi pag may usok yan guys, pag hinarvest mo na yan, wala na, tunaw na lahat yan kasi nag-apoy na siya. So kailan kailangan ganyan ka ano ka tabon, walang makita. So ayan, after 24 hours babalikan na natin siya guys. Makikita na natin yung result kung ano ang ano. Honestly guys, first time kong gumawa ng ganito. Nakita ko lang din siya. Parang sa probinsya kasi namin before, nakikita ko na rin to pero hindi talaga kami gumagawa. So ngayon, kapilitan dahil sobrang mahal ng mga uling. So kailangan kasi namin to, everyday namin itong ginagamit sa pagbebenta namin. So kailangan kong gumawa na lang. Ayan, tingnan natin kung ano ang magiging resulta guys. Tsenderereen! Yay! Love it na! Makikita ko na rin! Ching-ching-ching-ching! Okay! Eto na guys! Malapit na! Ayan na! Kukunin na siya guys! Tingnan natin kung ano mangyari! Ching-ching-ching! Wow! Eto na yung result guys! So, tinignan nyo! Bumaba pa siya! O, ayan! Eto na siya! Tcha-da-da!